Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So today, ayan, mag-share ako sa inyo ng isang napaka-easy na breakfast, no? Pwede siyang breakfast, pwede siyang merienda, pwede mo siyang kainin anytime ang gusto mo. So yan, share ko lang sa inyo yung aking French toast. Ayan, so sa French toast natin, ito ang mga kailangan natin. So of course, yung ating bread. Ayan, yung thick slice po ang binibili ko. Pero kung may makikita kayong mas makapal dyan, mas okay. No? Tapos meron tayong butter, eggs, depende sa inyo kung ilan ang gagawin ninyo. 1 to 2 eggs, okay na. Meron tayong fresh milk or above, okay din. Low fat ang available namin, so itong gagamitin natin. At meron tayong pancake syrup. So yan, ang gagawin lang natin is ganito. Ganito lang kasimple, no? Yung butter natin, pang fry lang natin to dun sa French toast natin. So tatabi ko muna siya. So dito sa ating isang pan, dali ha, habang ginagawa ko yung ating non-stick pan, painitan ko lang. Ano tayo ng egg? Dalawa na yung gamitin natin na egg. Yung balat po ng itlog ninyo ha, huwag mo itatapon ha, pagka ano, sayang, ay wait. Maganda rin ilagay sa mga halaman natin, sa mga plantito dyan at plantita. Dudurugin lang natin yung itlog, eggshell, tapos yun, talagay natin sa mga halaman natin, sa ibabang ha. Ako ang ginagawa yung tsaa na pinagamitan, yun, hinahalo ko siya doon sa eggshell na dinurog ko. Lagyan natin siya ng milk. Yung milk, wala din sukat. Tapos ito ay according kung gaano kadami ang gagawin ninyo na French toast. And yung ating pancake syrup. Ako mas dinadamihan ko nito, mas masarap siya pagka maraming pancake syrup na. Hindi mo na kailangan maglagay uli ng pancake syrup on top pagka kinain mo kasi ito, lasa na siya pancake syrup. Ayan, sarap. So ito, kailangan natin siyang ma-mix mabuti. Next step natin, ay wait, maglalagay naman ako ng butter dun sa ating pan. So yan. Dip lang natin yung bread natin. Ayun, nag-anak natin. Ito, gagamit natin. Yung iba ayaw to, pero ako gusto ko to. Tapos, meron na ako dito. Aray ko. Ipasa ako. Meron na ako dito ang butter. Lagay lang natin yung ating bread, sa dip, sa egg, milk, at doon, kasi nagiging butter.
low fire lang po para hindi tayo masunugan agad ng bread. Ganyan natin siya kasi medyo nakapagilid yung stove ko. Kaya doon na pupunta lahat ng butter sa side na yun. Ayan. Kita nyo na. Kita nyo? Ganyan lang ka-easy ang ating French toast. And mamaya, papakita ko sa inyo yung finished product. Magluluto na muna ako, no? Para makakain na tayo, kami. And habang maaga pa, yan. Kung meron kayong available na ingredients, magagawa nyo rin itong easy-easy na French toast na to. So to guys, babalik na rin na natin yung una nating nilagay. Nag-brown siya. Yan. Kung gusto ninyo mas brown pa, it's okay. Bahala kayo kung ano mas gusto ninyo. So, itong isa, hindi pa siguro itong isa, pero sisilipin. At pwede na rin pala siya. Yan. See? Ganyan lang po ka-easy. Balik na lang ulit tayo later, ha? So, yan. Dahil excited ako, papakita ko sa inyo. Dali, kukunin ko yung isa na yung sa may dulo. Kung paano siya mas masarap kainin, guys. Lagyan nyo siya ng butter on top. Ayan o. Diba? Habang mainit pa, nagme-melt yung butter natin. Teka, alisin ko siya. Baka masobra ako sa butter. Lagi ko lang dito sa niluluto ko. Tapos, lagyan natin siya ng pancake syrup. Napaso-paso ako. Sarap. Ang sarap niya po. Lalo na kung maraming ano. Pancake syrup. Ay, panalo. Sarap. Yan. Pronto na yung isa. Pagkain ko. Ang sarap po. Try nyo na po ito. Napaka-simple gawin, pero ang sarap talaga. Sarap na ng pancake syrup. Tapos ko naman na guys, niluluto ko na. Sunugan tuloy ako, pakita ko sa inyo. Hindi mo siya sunog. Medyo na-toasted lang. So, yun. Balik na lang ako later, guys. Tapusin ko na muna ito.